nyo ng beer. Pag binigay nyo sa guest yan at alam ng guest yung iniinom niya, kaya ng mga brand niya, unang complaint sa inyo, ang lasa ng beer ninyo, watery. Beer natin, pushback. Puro bula lang ang lalabas nun. Okay. Wala, may mga foreigners din sa area na to, di ba? May mga naliligaw din dito, aside from Makati and BGC, di ba? Ngayon, kung may foreigner, especially foreigner, pag foreigner yung umorder ng beer, make sure meron kayong head. Huwag niyong ahayang umalis ng bar counter o ng bar area, yung beer niya lang walang head. Okay, for example, apat yung in-order sa inyo, nilapag niyo na sa dispatching area, BGC server, hindi niya nairan agad yung drinks. Ngayon, mayroong isa na dumaan, kami yung table ko, na i-deliver ko. Bago nyo, bartenders, bago nyo pakawalan yung drinks, kung wala nang head yung beer, kunin nyo. Pushback lang, para maganda yung presentation ng beer natin, may head. Ngayon, servers, ganun din gagawin ninyo. Kung busy si bartender, sabihin mo, sir, i-run ko na po itong drinks na to, anong table? Pag sinabi niya, ganitong table, sir, pa-head lang po. Huwag nyo rin, servers, huwag nyo rin iraran yung beer na walang head. Okay? Para maganda yung presentation. Kasi baka maka-encounter kayo ng mga foreigner na sobrang arte. Uh-huh. Sasabihin sa inyo yung beer ninyo, baka ininuman nyo pa. Walang head. Or baka sabihin galing na sa chiller. Maling order, saan niya nyo binigay. Yun ang ano, yun ang mentality ng mga foreigner minsan. Lalo na yung mga sanay minum ng ganyan. Kasi ginagawa yun sa kanila, sa bansa nila. Ginagawa yun sa minsan. May instances na nagkamali kayo nilapag mo eh. Pinasok mo muna ng chiller. Tawag ng mga bartender doon. Adobo. Adobo. Adobo tawag doon. Alahati lang yung report. Sir, mali. Ano pala, Estela? Ilalapag muna yung papasok ng chiller. Pagbalik, sir, may order ako, Estela. Kukunin niya ngayon yun. So, lumang adobo, sasalinan natin ng panibagong adobo. Adobo pa rin ang lasa. Okay. Yun yung bleeding, ha? Bleeding, every time mag-change keg tayo, tatanggalin excess air dun sa beer line. Okay, next. Kung, for example, mag-open ng store ng 10 a.m., for example lang, tapos first order natin ng beer is 5 or 7 p.m. pa. Okay, first order ng beer, kailangan natin mag-sacrifice. Sacrifice naman is taking out dead beer na nandito sa line na to. Kasi kung makikita nyo yung setup na ito, meron tayong cold machine, may malamig na tubig sa loob, may pump, hinihigop ng pump yung malamig na tubig, dinadala niya yun dito sa taas. Para lahat ng beer na nandirito sa line, malamig. Ang hindi lang inaabot ng malamig na tubig, yun nandirito. Okay? So, magkakaroon tayo another set ng training bago kayo ulit mag-operate para makita ninyo at ma-experience niyo kayo mag-ano. Kayo mag-pour, kayo mag-sacrifice, kayo mag-bleeding lahat. So, marami tayo aksayain beer. Ay, maraming malalas yun. Okay, sacrifice. Yung flow control natin dapat medyo mahina lang. Ang sacrifice natin, when you open the tap, ang spelling ng tap natin, hindi T-O-P, T-A-P, tap. Okay, pag nag-open kayo ng tap, the moment na lumabas ang beer at mag-touch doon sa drip tray natin, that's the time na ilalagay natin yung glass. Okay? Yung sacrifice na yun, kaya namin ginagawa yun, kasi nga, yung beer na naiiwan dito, yun yung sumisira dun sa next batch na o order na beer ninyo. Okay. yung tinanggal natin dito, roughly nasa 30 minutes lang yun, 30 ml lang yun, ang tatanggalin natin. Pero kung nakalimutan yung mag-sacrifice, ganong katagal, ganun, nag-close kayo, halimbawa 2 or 12, tapos nag-open kayo ng 5 to 7 pa yung order ninyo ng beer, hindi kayo nakapag-sacrifice. Pag-punin nyo ng beer, pag binigay nyo sa guest yan, at alam ng guest yung iniinom niya, kaya ng mga brand niya, unang complaint sa inyo, ang lasa ng beer ninyo, watery.
tubig, parang flat. Yun na yun. Sabihin mo, flat. This taste, flat. Same keg. Same beer. Papalitan ninyo. So, parang ang nangyari, nag-sacrifice kayo isang baso. Pag pour nyo ulit, same beer, same keg, wala kayong pinalitan. Pagbalik mo sa kanya, good na yun. Bakit? Kasi doon na napunta yung sacrifice nyo sa first order niya. So, make sure na kahaba ng time na sarado yung bar at wala gumagalaw dito, dapat mag-sacrifice kayo every first order. First order lang. Ngayon, mga next order, kahabaan ng operation during operation, hindi nyo na kailangan mag-sacrifice. Diretso na yun. Yun lang ang kailangan natin tanggalin. Can you imagine, 30 meals, kung halimbawa kung 500 ml pa yung in-order sa inyo, magkano magiging cost nun dun sa 30 meals against dun sa 500 ml na kinamping. So, malaking bagay yung mawawalang profit sa atin. Okay, yun din pinukuha yung pasweldo sa atin. So, make sure, huwag nyo makakalimutan yung ano, yung sacrifice. Every first order yun, ha, dapat may sacrifice kayo. Ngayon, kung sa opening bartender, nandito dito, dumating yung bawa ako, closing bartender, tinignan ko yung mga docket ko rito, yung orders niya, pinilip ko, nakita ko may draft beer na, na-order, hindi na ako kailangan mag-ano, hindi na ako kailangan mag-sacrifice. Ngayon, kung pagdating ko, nag-inventory siya, tinanong ko lang siya, may, anong mga orders mo? Puro cocktail eh, walang draft, wala. Kasi may hawak na akong docket, order ko draft beer. So, automatic yun, ako na yung mag-ano, ako na yung mag- sacrifice. Okay, clear? Next. Okay. Pag ganito, beer mug. Ganito kami mag-pour ng beer mug. Ngayon, ang pilsner, doon pa rin tayo sa base. Sa base pa rin ang hawak. Tama yun. Sa base pa rin ang hawak. Ngayon, kung may stem, sa stem ang hawak natin. Okay. Ngayon, kung dumating na yung mga glasses natin dito, yung Hogarden, kahit Stella, pati yung Polaner, ang proper pouring natin, for example, itong beer glass ng Polaner. Okay. Yung brand, yung logo, always facing the guest. So, labas lagi yun. So, pag magpo-pour tayo ng beer, pag nag-open tayo ng tap, sacrifice, lagay mo yung beer glass mo. Yung glass mo, hindi dapat nakadikit sa spout. Ngayon, pag may beer na siya, hindi rin dapat nakasawsaw yung beer. O nakasawsaw yung spout dun sa beer. Kasi iniwasan nga natin mag-create ng bacteria yung product natin, yung beer natin. Kasi nakaka-affect yun sa lasa. Okay, pag nag-pour tayo, 45 degrees, tagilid yung baso, malayo tayo. Okay? Halfway, pwede mo na siya ang itayo. Ngayon, pag nasanay na kayo na mag-pour, meron kami mga bartender na ano, pag nag-pour sila, busy, ilalyan na yung dispatcher ko pag busy kami. Sorry, wala kaming beer mug. Ganyan sila mag-pour. Style US. Ganyan sila mag-pour. Kung nagkakalikot ng dahit yun, nagbabasa yun. Nag-pour na siya ng beer. Bibitawan niya lang yan. Meron din kami mga bartender na kapag malakas yung flow ng beer, nag-pour yan, gumagana daliri yun, tumutulak yun. Hinihinaan niya yung flow control. Pwedeng gawin yun. Okay? Yung tinuturo ko sa inyo is para sa sanitation. Okay? Kailangan malinis tayo ng ano, gumalaw. Malinis tayo ng maggawa ng product natin. Sino yung gumagawa sa mga product mo? Sa ulo. Sa MP. Unang awan. Makain na lang sa mga... Batrap, pagano na lang ang laban mo. Itong glass rinser natin, filtered yan. So, pwede rin natin siya pang rinse ng... Yun na, glass rinser na. Ito pang rinse, pang banglaw. Okay, pero malamig siya na room temp lang ang glass natin. May tendency bumula. Tsaka ang pangit ng appearance ng beer dun sa glass na hindi malamig. Okay. Doon natin makikita sa isunod na ano natin, na demonstration natin. Okay, glass rinser. Pagagaling dito sa display, tataob lang natin siya dyan. Cold water yung lumalabas dyan. I-erase na siya doon sa mga parang microfiber na alikabok. Yung mga alikabok. Ngayon, lumalabas sa tubig dyan, malamig.
So, mag-rinse ka na, chineld mo pa yung glass. So, pero, kapag magpo-pour na kayo, make sure na tumulo ng gusto yung tubig. Ha? Kasi yung tubig, nakaka-affect din yun sa beer. Okay? Then, yun nga, sa susunod din, sabihin namin sa inyo, tuturo ko rin sa inyo, paano nyo malalaman na ang baso ay malinis kahama kami. Kahit nasa guest, kahit hawak ng guest, kahit hindi naman. Kahit iniinuman niya, malalaman niya kung malinis o malinis. Question. Kasi ang kanya-kanya nila.